Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video po na sasagot at mag-share sa inyo ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa utang. Narito po yung aking experience tungkol sa OLP. Well, nakakatuwa po kasi ilang buwan na po akong customer. Wala pang 1 year, pero malapit na akong mag 1 year na customer po ng Online Loan Pilipinas. Nagsimula po ako dito na nag-try po ng kanilang pautang. If I'm not mistaken, ang unang loan ko po sa kanila ay nasa wala pang 1,000. Parang 600 or mga ganon. Ang dali lang mag-apply, easy application po itong OLP. I-download mo lang yung app. That time meron pang app sa iPhone. Dinownload ko po ito at ang dali lang po mag-apply. Pwede mong magamit ito sa pamamagitan po ng pag-login sa kanilang website, sa pamamagitan po ng kanilang website or ng inyong iPhone, online-loans.ph. Pwede na po kayo mag-get your first loan. Yung payment naman, napakadali din po dahil GCash lang po ang ginagamit kong pang-payment. For sure, meron kayong GCash. So, pwede nyo rin po gamitin ang inyong GCash app para makapag-payment. Yun nga lang, yung claim nila na unique reference number, hindi mo siya basta-basta pwedeng gamitin kapag magbabayad ka na sa GCash through Dragon Loans. Yung payment instruction, magpapadala po sila sa inyo ng payment instructions. Andoon din yung reference number na gagamitin ninyo sa pagbabayad po ninyo ng inyong online loans amount due. Hindi ko po nagamit talaga yung kanilang unique reference number. After 4 or 5 loans po with them, nakapag-avail na po ako ng installment plan nila. So meron silang 6 months to pay na loan. Ilang kanilang interest rate ay napakalaki. Yung loan ko na yung loan na 25,000, ang interest rate po nito sa buong 6 months ay nasa 90%. So halos madoble na po. Aabot po sa kulang-kulang 50,000. Narito po ang payment demo, repayment sa Online Loans Pilipinas. Panoorin niyo. Today magbabayad po tayo ng ating Online Loans Pilipinas. So ito ang ating email na natanggap kung saan makikita po natin ang payment instructions. Kopyahin ang reference number na pinadala ni OLP. Pumunta sa inyong GCash, i-select po ang Dragon Loans. Yan, huwag malilito ha, Dragon Loans po, hindi Dragon Pay. I-enter ang amount na dapat ninyong bayaran. By the way, meron po itong 10 pesos na service charge. I-paste ang inyong reference number galing doon sa payment instruction. Ilagay ang inyong mobile number at ang inyong email address na kapareho nung nakarehistro sa inyong OLP account. And i-proceed ang payment. I-confirm po ito. At there, makikita po ninyo ang resibo. Make sure to save your receipt. In case na magkaroon po ng payment reconciliation, meron po kayong kopya. Although, makikita rin naman po ninyo ito sa inyong email account. Tignan po natin. Makikita nyo po dito na meron ng payment confirmation galing GCash. Ayan. So, i-save lang po ninyo yan dyan. At meron ding payment confirmation galing Dragon Pay. No, Dragon Loans po ang ginamit natin pambayad. Pero ang nag-confirm ay Dragon Pay. Okay, congratulations daw at na-post ang ating payment. So, dito ko nakuha yung payment instruction. Galing po ito sa OLP website. Pinindot ko yung repayment. At ito, successful na po ang ating payment. Pero sa website po ng OLP, hindi pa po posted. Ang sabi po rito, we are processing your payment. It may take 24 hours bago po nila ma-process ang ating payment. So, kung meron kayong katanungan, pwede po kayong mag-email sa kanila, help@online-loans.ph. Di real time ang posting ng payment at hindi rin accurate yung mga due dates kung saan ina-apply yung payment, mga kaibigan. Medyo disappointed ako sa part na yan, pero okay lang kasi few days from now, makikita mo na tama naman na. So, ito po aking fourth payment. Dalawang payment due na lang. Tapos na po ang aking Online Loans Pilipinas. Magre-renew ka ba? No! Hindi na ako magre-renew kung ganyan kalaki. 90% interest rate sa loob ng 6 na buwan.
Of course, it's a big no! Kahit pa 6 months to pay yan, no way. Hindi, wag nang i-avail ang Online Loans Pilipinas sa ganyang interest offer. Ang laki-laki! Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day. And God bless po!